What's up sa inyo mga kahabi? Kamusta? Welcome back sa Timonera Aviary. Kamusta kayong lahat? Mga kahabi, today, dito tayo sa Aviary. Kakatapos ko na magpakain. At isishare ko lang sa inyo mga kahabi yung projects and mga current na ginagawa ko rito sa Aviary. So tara, samahan niyo ako. So mga kahabi, nung nakaraan, sabi ko sa inyo, mayroon tayong project. Mayroon tayong mga nakakasaan, mga Haguromo in specific. No, i-aano natin sila, i-breed. Bago pa yun mga kahabi, medyo matagal ko na silang sinalang. Siguro last year pa, mga bandang November. Ang problem mga kahabi is, nag-itlog na sila pero karamihan sa kanila mga nag-clear eggs. No? So, sabi ko, sige, first clutch clear kasi galing sila sa basal. Normally nangyayari yun, pero hindi naman palagi. So binigyan ko sila ng benefit of the doubt na baka mamaya due to ano nga lang. Dahil basal pa, inexperienced. So tinaray ko sila i-observe for the second clutch. As mga kabi ng second clutch, napansin ko may mga ano pa rin. Meron pa rin akong mga ilang pairs na mga nag-clear eggs. So ginawa ko, tinagay ko muna sila. Tapos nilagay ko muna sila dito sa flight cage. Yan. Kung mapansin nyo mga kabi, marami tayong ibon ngayon dito sa flight cage. Ayan yung mga Haguromo natin sa loob. Ayan. Ito yung isa sa mga visual complete natin. Ayan, may visual complete dun sa wall. Tapos mayroon pa yung visual complete dito na isa pa. Then the rest mga kabi is mga incomplete na sa mga Hago breed. Ayan sila, mapansin nyo. So yan mga kahabi, bakit ko ginagawa ito? Bala ko muna sila i-condition mga kahabi. So, kagaya ng mga sinabi ko sa previous vlogs ko dati, ano yung mga cause na infertility, most of the time mga kahabi, it's ano, wala sa condition yung mga ibon natin. So, paano ba sila i-condition mga kahabi? Parang tao din yan mga kahabi. Kung mentally stressed sila, tapos hindi sila masaya, so yun yung ano, isa sa mga na nag-cause ng problems. Pwede rin diet, pwede rin environmental. Pero meron na akong mga idea na pwede kong gawin. Tapos bukod dun, humingi pa ako ng advice dun sa isa namin sa iba namin mga kaibigan, sa iba kong mga kakilala na nag-aalaga ng ibon. So, ito lang malamok. So, well anyways. So yun, mga kabis dito sa larangan ng pag-iibon, napakadaming mga veterano at napakaraming mga mauhusay na mag-iibon na napakababait. So, basta ano lang, always be courteous mga kahabi. Always be polite. Pasalamat lagi. Very ano naman sila. Very approachable naman. So, marami akong mga tinanong. Itong last, isa sa mga nag-ano ko, isa sa mga natanong ko, si Paring Roy. So, shoutout sa'yo, Paring Roy. So, naghingi ako ng advice sa kanya, naghingi ako ng insights niya, inputs. So, as usual, very helpful yung mga ideas niya. So mga kabi, ang ginawa ko pala, dinerive ko yung ano niya, dinerive ko yung ideas niya doon sa ideas ko. Tapos meron tayong 1 month na ano, natawag kong balik alindog program. So mga kabi, ito may program tayo ngayon na ginagawa. Mga nakikita niyo doon sa likod dito, sa malaking flight cage. Yan yung mga ibon natin na nakakasa sa mga breeding cages na tinanggal muna natin para ipahinga. No? Ang gagawin natin para maibalik sila sa kondisyon is i-introduce muna natin sila sa malaking flight cage para makapag-lipad-lipad sila, no? Ma-exercise yung wings nila, tapos mas maging healthy sila. Tapos every other day magbibigay din tayo sa kanila ng soft food o kaya ng mga gulay. Then yung diet naman, very specific ako dun sa ginawa kong diet sa kanila. So for 4 week program. Ang ginawa ko una mga kahabi, nung first week ko sa kanila, purong tubig lang pinapainom ko sa kanila, pure water lang. Tapos yung diet naman nila mga kahabi is yung mga seeds na more ang target is more on carbohydrates, oat growth, saka yung white millet. Then mga kahabi, ito, pang second week pa lang, ngayong second week natin, binigyan ko na sila ng additional na supplements. So ngayong week na ito mga kahabi, bibigyan ko sila ng VitaRed.
So bumili ako ng Vitared para ano, first time kong gagamitin yung Vitared, pero napakarami ko nang nabasa na reviews, ang dami ko nakilala na gumagamit ng Vitared. So susubukan natin yung Vitared na vitamins sa kanila. So dinescribe ko muna lahat ng mga iba kong vitamins. So itong para sa kanila, Vitared lang muna gagamitin ko. Tapos mga kabi, sa ano naman nila pagkain, yun nga, yung first week ano lang, white millet, then oat growth. Tapos ngayon, hinaluan na natin yung white millet ng ano, protein, which is makukuha dun sa canary seeds. So mga kabi, yun yung muna yung ginagawa sa kanila. So ngayong week, bibigyan natin sila ng Vitared. Yun. So ulitin ko, first week, pure water, second week, Vitared. Tapos sa third week, siguro sa susunod na vlog na lang. Yun, and every other day mga kahabi yung ano nila, soft food. Sa mga ano pala, sa mga kahabi pala natin dyan na walang time mag ano ng soft food, maggawa, pwede nyo naman mga kahabi yung talbos ng kamote. Pwede kayong bumili nun ng medyo damihan nyo na dahil mura lang naman siya. Tapos ilalapag nyo lang siya dun sa cage, no? Tapos bahala na yung mga ibon nyo na mag kukot-kot, bahala na silang mag kakagat or magkakain dun. Medyo ano muna, medyo disappointed ako kasi ang taas ng expectations ko, pero siguro dahil sa akin na rin kaya nangyari yun, kaya siguro dahil sa expectations ko kaya ganito ako disappointed. Kasi yun nga, ang tagal ko silang ino-observe at mayroon tayong breeding program na ginawa sa kanila nung nandun na sila sa mga breeding cages natin. Tapos yun nga, disappointed dahil ano, clear eggs, siguro mga 3 pairs din ang kagawa mo yung meron tayong clear. So 3 pairs yung nakapay niya, pero ano na lang, inisip ko na lang, enjoy the process mga kaabi, kagaya na sinasabi ko lagi. Tapos ano kasi yun mga kaabi, share ko lang yung thoughts ko regarding sa gantong instance. Mas ano kasi, mas sayang yung oras kapag pinilit mo lang sila na inantay mo lang sila na inantay sa breeding cage. Tapos laging clear, tapos lagi ka lang ang nasa isip mo lang, "Dey, bawi tayo sa next clutch. Hanggang sa di mo namamalayan, kalahating taon na pala yung lumipas or ilang buwan na yung lumipas, wala pa rin progress dun sa ginagawa mo. No, wala pa rin progress sa breeding. So ginawa ko na, nilagay ko na sila dito sa flight cage para ano, para ma-refresh ba sila, no? Manumbalik sa kanila yung lipad lang sila ng lipad para ma-exercise yung mga wings nila. Medyo sumaya sila kasi nga syempre ito mas malaki environment. Yan, tapos since mga Hago Romo nandito sa mga Hago bred, diniscard ko na rin yung ano ko. Diniscard ko na rin yung plan ko na mag selective breeding, no? Yung force pairing. So hayaan ko lang sila. So after 4 weeks mga kabi, titignan ko kung anong mangyayari sa kanila dito, kung meron na bang nagbaband or sino yung mga potential pairs na pwede kong ikasa. Nasa tingin ko is nagkakasundo. Pero right now mga kabi, marami na ako nakikita, marami na ako napapansin na mga pairing. So in short mga kabi, yung pairing ko dati na mga nilagay ko sa mga breeding cages, marami sa kanila na ano, nakahanap na ng ibang pwedeng partner, no? So since ako naman, mahirap kasi pilitin eh. Meron naman akong ibang mga pairs dito na haguro mo na na-selective breeding at very ano naman, very successful naman. So okay na ako doon, no? Kumbaga kung meron akong 6 pairs, as long as meron akong 3 pairs na nakuha ko yung gusto ko na pairing, okay na ako doon. Yung sa tatlong susunod, okay lang kahit ano na lang. Kahit natural pairing na lang, no? Kahit hindi naman sunod yung mutation combination na gusto ko. So, ano pa ba? So, mga kabi ito. Tapasin nyo, meron tayo itong cage na may mga ibon. Yan. Ito yung mga ano ko, mga juveniles kung tawagin. Meron tayo mga young birds dito. Ito yung mga painakay ko. Diyan ko muna nilalagay. Yan sila. So, kapag nag-molt na sila dito, tapos medyo malakas-lakas na sila, kaya na nila sumabay dun sa mas matatandang ibon, nilalagay ko na sila dun sa cage dito. Either dito or doon. Ayan, doon. So mga kahabi, ang ginawa ko pala, naalala nyo diba may mga ibon dito na iba? Ginawa ko para madaling i-monitor yung mga ibon. Since wala akong ring, wala akong mga leg band na ibinibigay sa kanila, medyo nahihirapan akong i-monitor dahil ang daming ibon na magkakamuka, no? So ginawa ko yung mga normal mutation, yung mga walang kargang hagoromo,
Binigay ko sila lahat dito sa 2x2x4. Dito sila lahat. Yung mga galing doon. Tapos yung mga pang-Hagromo project natin, nandito sila lahat. So, bumili na nga pala ako ng ano, bumili na ako ng ring, umorder na ako. So, inaantay na lang natin yun. So, sa masusunod mga kabi, i-discuss natin yung ano, uses, tsaka yung significance nung leg band, no? Hindi lang sa para lang ano, para lang mag-carry nung name mo, na yung ibon is ma-represent yung name ng ibyari mo. Pinakaparami niyang gamit. So, sa mga susunod na vlog, i-discuss natin yun. So, itong vlog na to, mga kabi, medyo raw lang. Wala akong masyadong content dito, kundi isama lang kayo. No? I-share sa inyo yung ginagawa ko ngayon at the moment. Okay, so mga kabi, meron akong ano. Ayan, ano lang, check lang. Meron akong mga bakanting breeding cages dito. Dito isa. Tapos meron ako ditong isa. Dalawa na yan. Pangatlo dito sa taas. Then, pang-apat dito, pang-lima dito, pang-anim. Yan. So, hopefully mga kahabi, after 1 month of ano natin dito, conditioning program, yung balik-alindog program natin dito sa mga Hagromo projects natin dito, after 4 weeks, mapagkasa na tayo dito sa mga bakanting breeding cages. So, meron pala ako dito mga kahabi, extra na breeding cage, pero wala akong plano pa. Kasi parang medyo nadadamihan na ako. Baka hindi ko naman monitor masyado. Pero yan, nakaabang lang yan. Dahil ang dami ko na rin ano eh. Ang dami kong pairs dati. Mabot ako ng 38 pairs yata. Tapos nabenta ko na yung mga sobrang daming ibon. Nabenta ko na yung mga excess. Yung mga wala akong plan na gawin sa kanila. Yung wala akong masyadong project na plano sa kanila. Tapos yung mga redundant pairs. No. Tapos yung mga breeding cages, kung maaalala nyo, dito may stock ng 4 na double cage dyan. So 8 pairs din yon. Nakabenta na ako ng 4 na double cage. Tapos meron tayong extra ditong isa. Ano lang yan, for backup lang yan sakali. Pero ano yan, pinipilit yung wag gamitin mga kahabi. Pero trust me mga kahabi, talagang sobrang kating-kating ako magkasa ng ano dyan. Sobrang kating-kating ako magkasa ng pair dyan. Kasi kung kilala ninyo ako, yun isa sa mga talagang na-enjoy ko. Yung mag... Para kasi ano yun eh. Para kasing high school. Tapos meron kang dalawang kaklase, babae, lalaki. Tapos lagi mo silang inaasar. Tapos nagka-developan. Tapos naging sila. Parang ano ko eh. I like to play Cupid sometimes. Makakabi dito sa aviary. So isa yun sa mga joy. At mga ano... rewarding na activities na may enjoy ko rito sa aviary. So mga kabi, doon sa mga nagtatanong pala kung ilang weeks na daw yung inakay, ilang weeks na daw ba dapat bago ihiwalay or alisin doon sa mga magulang. Ako kasi ano, hindi ko siya binabantayan, hindi ko binabantayan yung age ng ibon. Ang binabantayan ko sa kanya is yung kung capable na ba siyang mamuhay mag-isa, kung capable na ba siyang kumain mag-isa, no? Yung kung hindi na siya dependent sa magulang niya. So meron ako rito mga kahabi na silip. Piling ko ready na tong isa dito. Ihiwalay ko na lang siya. Ayan. Nasa gitna. Natuturn ako mga kahabi kung ihiwalay ko ba siya. Kasi ang dami niyang kamuka doon sa paglilipatan ko sa kanya. Baka malituwa ko. Ayan sa gitna o. Opaline na blue. So siguro dyan na lang muna siya. Siguro dyan na lang muna siya. Gusto ko na siya ilipat pero baka kasi malito eh. Baka malito ako kasi tingnan niyo yung paglilipatan ko sa kanya. Ayan, dami niyang kamukha dito. Ayan o, tatlo. Puro mga opaline violet. So, ngayon nga mga ganitong instance mga kahabi, ngayon ko na-appreciate yung ano, yung leg band. Sana pala dati pa ako kumuha ng leg band. So, pero anyways, umorder naman ako. So, sana... soon makuha na natin yung leg band natin. Papakita ko rin sa inyo makahabi yung design ng leg band natin pag dumating na. So I guess yun lang makahabi, week 2 tayo ng balik alindog program ng mga Hagromo breeders natin. So sa susunod na week sasama ko kayo dun sa ano, sasama ko ulit kayo dun sa pag ano, pag monitor sa kanila. So ulitin ko makahabi, first week tubig lang saka white millet.
Tapos second week, Vita Red, tapos mix na ng seeds, mix na yung ano, mix na yung white millet sa yung canary. So, tapos mga kabi nga pala, every other day tayo nagbibigay ng soft food. Kung hindi man soft food na mix na yung bin blender, bibigyo ko naman sila ng source of ano, source of soft food. Gaya nga ng mga ano, talbos ng kamote, gano'n. So mga kabi, shoutout nga pala tayo. So mga kabi, unang-una nga pala sa lahat, shoutout nga pala sa asawa ko, si April, tsaka sa baby ko na si Joaquin. Salamat sa palaging pagsuporta sa akin dito sa bisyong libangan ko. Shoutout din nga pala sa mga kaibigan ko, lalo na sa mga kaibigan ko sa pag-aalaga ng ibon, si Denmark, tsaka si Ferdy, si Junel, si Felboy, tsaka si Paring Roy. Shoutout nga pala mga kabi dun sa mga subscribers natin sa YouTube. Una-una sa lahat, maraming salamat po sa laging pagsuporta at panonood ng mga videos natin dito sa Timonera Aviary. So shoutout po pala kay Sir Chippy Puno, Moises Redan, Romel Sasot, kay Mang Pido. Shoutout nga po pala kay Mang Pido ng Camellia Muntangaw. So shoutout po kay Mang Pido at sa kanyang anak na si Red Reyes. Shoutout po sa inyo. Shoutout din nga pala kay Sir Leo Manalili, kay Erna Salvidar, Rainier Bayhonan, Joe R. Aguinaldo ng Tagig, kay Geraldine Beltran, kay Pamela Conanan, kay Eric Contado, Pinoy Gaming Tribe, Jovel Sabdenia, kay Sir Daniel Bulandi, Brent Jan Tinagsa, Julius Villa, kay Jerwin Santos, Joseph Santos, ZC Twin, Joshua Wahe ng Mabalacat Papanga, kay Range Whitey, kay Geren Datu, Kel Vlogs, kay My Mantis Channel ng Legazpi City, kay Warren Basilio, Tristan Francisco. Shoutout nga rin pala kay Ma'am Elena Cuneta, Johnny Cuevas, and kay Sir Vincent Manin. So maraming salamat po mga kabi, shoutout po sa inyong lahat. So yun muna mga kabi, this vlog na ito mga kabi, sa susunod na vlog natin probably mga ano na informative videos naman. So gusto kong i-mix yung mga ano natin eh, i-mix yung mga vlogs natin na para hindi lang puro informative, kasi pag puro informative parang ano eh, hindi ko na kukuha yung ano, yung gusto ko na parang mapa-feel sa inyo yung aviary ko, no, mapa-experience sa inyo through watching. So mga kabi, maraming salamat po. Ingat kayo lagi. God bless and happy birthday.